Para sa isang master mariner o seaman na tulad ni Armando Sedeño, gagawin at titiisin niya raw ang lahat para sa napakatayog niyang pangarap sa pamilya. Taong 1983, nung una akong pumasok sa seaman, nung una ang hirap talaga dahil iwanan mo yung pamilya mo. The first three months on board, napakahirap talaga. Umiiyak ako sa barko dahil sa sobrang may miss ko yung pamilya ko. Pero iniisip ko rin yung kinabukasan nila. Kaya tinitiis ko lahat yun. Talagang mahirap sa mag-asawa. Kasi yung communication nila is so distant, ano. Malaki ang sweldo. Kaya niyang ibigay ang lahat ng hilig at gusto ng pamilya. Nakapagpatayo ng bahay at apartment. At dahil parang agos ng tubig ang pagdating ng pera kay Armando, wala sa isipan niya ang paglalagay ng pera sa iba pang investment. Kontento na siyang nagtatabi ng pera sa bangko at kung siya ay nasa Pilipinas at walang biyahe, nahuhugot at nakukurot niya ang perang inipon niya sa bangko. Hanggang sa maialok ng kaibigan ni Crystal ang konsepto ng IMG. Bukod pala sa bangko, pwede nang maglagay ng pera sa mga long-term investments gaya ng insurance at healthcare products na kalaunan ay lumalago ang pera. Na nakita ko sa kanya na savers talaga siya at the same time believers sa insurance. Kaya hindi ako nahirapan nag-invite sa kanya sa IMG, hindi ako nahirapan nag-explain sa kanya ng insurance or savings at an investment. Walang bilib sa insurance si Armando noon. First of all, dahil nagkakaroon ako ng masamang bad experience noong unang pinasok namin sa insurance. That is, kalins ko dahil kami pa nga ang malaking utang, sinisingil kami ng malaking utang sa insurance. Kaya noon, na-discouraged ko talaga ng insurance na yan. Kaya ayaw ko na. Noong una, ayaw ko na. Pero dahil sa paulit-ulit na paliwanag ng mag-asawang Gina at Ray kay Crystal, palihim siyang kumuha ng retirement plan lingid sa kaalaman ng kanyang mister. Habang nasa barko ang asawa at kumikita, naglalagay naman ng pera si Crystal sa mutual funds at iba pang investment. Pag naka-receive ako ng allotment, I see to it na I have to put the money into good investment. So, talagang hindi niya alam after. Nang nalaman ko yun, unang-una, galit na galit ako dahil sa masama nga experience ko dati sa insurance. At makalipas nga ang ilang taon ng pag-iipon, nag-mature ang policy na kinuha ni Crystal. Kasabay nito ang pagre-retiro rin ng kanyang asawa bilang seaman. Taong 2015 nagretiro ako pag seaman. Sa ang edad ko noon mga 62 na. Nagbiglang nakita ko yung maturity benefit ng investment ng business ko. Nagulat nga ako. Dahil ito pala, dapat sana. Sinabi ko sa business ko, dapat sana. Nung una, nilakihan mo na. Kasagsaga ng pandemya, nakatulong ang perang nakuha ni Crystal mula sa nag-mature na policy. Nakapagpa-renovate ng ilang pintuan ng apartment. I'm grateful that the Kaiser long-term healthcare insurance matured just in time and when we need the money the most. During this crisis and also the devastation of the Odette typhoon in Cebu. At dahil si Armando naman ang madalas natakbuhan sa oras ng pangangailangan ng mga kapatid, naisip nito ang kahalagahan ng paghahanda habang maaga. Lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay Kaiser policy holder. Pati nga ang mga apo nila, pinaglaanan na rin nila ng pera sa mutual funds. Malaki talaga ang pasalamat namin kay Ray, kay Gina Lynn for being persistent and convincing power for us to be able to have these policies and also for the IMG for giving me the chance to learn something about financial literacy.
Ray and Ginaline Labrado, Soaring High.